station number one. FM Radio Station. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Eddie. May asawa at dalawang anak. 5 years na akong OFW dito sa Saudi. Simula pa lang hindi na maayos ang LDR namin ng asawa ko. Nababalitaan ko na madalas siyang uminom kasama ng mga barkada at pinsan niya. Pilit kong inunawa at inisip na baka kailangan niya ng diversion sa pag-aalaga sa anak naming 2 years old at baby na 2 months. Nang lumaon, naging issue na din sa amin ang pera. Nagpapadala ako buwan-buwan kaya laking gulat ko nang malaman ko na may inutangan siya ng 48,000. Binabayaran niya ng 110,000 dahil sa tubo. Kaya naman pala yung 10,000 na pinapadala ko, 1 week lang, ubus na. Umuwi ako ng 2019. Gusto kong ayusin ang pamilya namin. Napagkasunduan namin na sa pamilya ko muna sila para makaiwas siya sa mga gala at pag-inom. Hindi natupad. Balik siya sa dating gawi pag alis ko. Nag-message ang tatay niya na may nagastos siyang 50,000. I confronted her. Pinag-business daw niya pero nalugi. Dahil mahal ko, pinatawad ko, at unti-unting binayaran. Tinanong ko siya kung may iba pa siyang tinatagong utang. Wala na daw. Pero after a month, nalaman ko na may hinuhulugan pa siyang 100,000 na utang. Hindi na niya maipaliwanag sa akin kung saan niya dinala ang pera. Sorry na lang ulit ang nasabi niya. Ginusto ko na makipaghiwalay pero nakipag-usap ang tatay niya na bigyan ko pa ng isang chance. Sinunod ko kasi gusto ko talaga ng buong pamilya. Pero after a few months, I got a message from 3 different people. Naniningil ng inutang niya. Pati yung panggastos ko na lang, ipinambayad ko pa. Napilitan ako makipaghiwalay dahil hindi ko na kinaya ang stress na dulot ng walang tigil na pangungutang niya. This year, nag-work siya. Nakipagbalikan. Nagbago na daw siya at naniwala ako. I gave her a surprise gift on her birthday. Hindi nagtagal, nabalitaan ko na laging ginagabi ng uwi at laging umiinom. Tinanong ko siya pero hindi naman niya inamin. Nagalit ako dahil hindi na niya naalagaan na maayos ang mga anak namin. Dahil gabi na siyang umuwi, hindi na niya nagagabayan sa schoolwork ang mga bata. Kahit day off niya, umaalis siya. Kapag sinasabihan ko, sorry lang ang sagot. Last month, yung pera na ipinadala ko para panghulog sa lupa, nabibilhin sana namin at panghulog sa SSS ko, ay ginastos niya na naman sa iba. Doon na ako natauhan at bumitaw ng tuluyan. Sumuko man ako, wala akong pinagsisihan dahil alam ko na ginawa ko naman lahat para mabuo ang pamilya namin. Hindi niya pinapahalagahan ang mga sakripisyo ko. 5 taon kong paulit-ulit na sinubukang ayusin ang pamilya namin at ipinaglaban na dapat buo kami. Nakakapagod din pala.
ang pagkakamali, tinatama, at hindi pa ulit-ulit na ginagawa. Madali namang kitain ng pera, pero yung nasirang tiwala, mahirap ibalik. Masarap magmahal sa taong kayang ipaglaban yung pangarap na binuo ninyo. Yung taong kayang pahalagahan ang mga sakripisyo mo. Alam kong may babaeng nakatadhana para sa akin. Hindi ko siya hahanapin, pero maghihintay ako sa tamang panahon. Hindi ako magsasawang magmahal. Salamat Nicole and Chris sa pagbahagi ng aking kwento. Ang inyong tambalanista, Eddie. Eddie, wow! Yung asawa mo, Eddie, ha? Eddie, wow! Yung asawa mong gastador na utangyerang manginginom. Ay, nako! Ito talaga yung sinasabi natin, partner, before na siyempre gusto talaga natin ang buong pamilya. At yun naman talaga yung pinilit ni Eddie na gawin. Yun naman talaga yung gusto niya talaga magkaroon. Kaya lang, minsan, kung masyado nang masakit, mapakasakit para kay Kuya Eddie, minsan napakasaklap na ng mga pangyayari, walang ibang choice kundi to let it go. Kasi kung hindi, mas lalong madudurog eh. Correct, correct. Mas lalong magiging pangit yung kalalabasan. And I think, Eddie, feeling ko ha, sa pagkakakwento mo sa May Wagang Bornay, parang wala ka namang pagsisisi. Oh, sabi naman niya eh. Oo, parang, di, parang of course, malungkot ka. Diba? Pero kasi alam mo na binigay mo na lahat. Alam mong tinodo mo. Alam mong you gave it your all. Diba? Ama, you did your best. Correct. Pero diba? You've wala done talaga. Your part. Diba? Sa sitwasyong kinuwento mo. And yung sinabi mo na wala ka namang pagsisisi at ramdam namin eh, yung kaluwagan ng hininga mo, that you made the right decision, and then, okay na yan. Okay yun. At ang importante is, yung mga bagets, ay hindi mapabayaan, kasi syempre, anak mo pa din naman talaga sila, di ba? Obligasyon mo sila, responsibility mo yan, yung ganun, yung misis. So, Lord, kailangan matuto na yan. Totoo. At hopefully, dito sa mga eksenang pakikipaghiwalay mo, natuto talaga. Correct. Kasi minsan, hindi natututok hanggat ano eh, hanggat inaalaw, hanggat pinapabayaan, di ba? I think for Eddie, you know, wala na tayong pwedeng sabihin sa kanya. Wala you know, na. Kasi nakapag-decide na siya. Yes. And again, and hoping na siya na magkaroon ng bagong love life. Yes, kumbaga, yes, parang doon na siya sa pa, moving forward na siya. Tama. Na. And for him, okay na yon. Yes. Close chapter. Tama. Yan, yung kwentong ito ay para sa mga nangungutang. Yan. Doon na tayo pumunta. Totoo. Ibalik ko lang yung sinabi ni Eddie, ha? Yan. Yung sinabi niya na madali namang kitain ng pera, pero yung nasirang tiwala, mahirap ibalik. Correct, yan, correct. Di ba? Yun talaga yun eh. Parang minsan na kapag umutang ka talaga ng pera, ang kasama ng pagpapautang, ay yung tiwala, 'di ba? Napakalaking bagay na 'yon. Ang laki noon. Hindi natin nakikita kasi nga, hindi naman natin nakikita talaga, hindi natin na oo, walang wala pa nakahawak ng tiwala, oh. 'Di ba? Hawak ko yung tiwala, walang ganern, 'di ba? Oo. Pero ganun. Lang yung nahawak natin kaya 'yun lang yung pinagtutuunan natin ng pansin. Pero yung tiwala ng tao na nagpautang sa iyo, kaakibat po 'yon. Yes. 'Di ba? Dapat nating ma-realize yung value ng tiwala na 'yon. Correct. Diba? Huwag mo sasayangin. Tama. Kasi pag nasira yung tiwala na 'yon, yung pera mo wala na din. Wala na. Wala totoo na talaga. Na. Sa totoo lang. Alam mo, at nakakalungkot yung ganun. Mm-mm. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, uulitin lang namin to, ha. Kung halimbawa ikaw ay magpapautang, magpautang ka nung alam mong posibleng hindi na ito babalik sa'yo. Oo. Parang matanggap lang, na agad. Oo, kumbaga parang katulad lang ng merong nagpapa-invest sa'yo. Mm. Diba? Siyempre, explain niya sa'yo na ito yung mapupunta ng investment mo, ganyan. Pero ipapaliwanag niya rin sa'yo na dapat yung willing mo i-invest, yung willing mo rin na posibleng, diba? Kumbaga itataya mo, posibleng i-let go. Oh. So, ibig sabihin, huwag mong i-all out kasi posibleng hindi na makabalik. Mm-mm. Diba? So, ganun, so, ganun sa investment. Kung magkano lang. Magkano sa'yo? Diskarte mo pag ganun. 150 na lang. Sa dami ng mga nangako at hindi na bumalik. Totoo sa yun, dami no? Ng ano. Hindi, actually, pagbibilangin mo pala yung utang sa'yo na hindi nagbayad, partner, no? Para makakabili ka na ng sasakyan. Hindi naman, grabe. Wala naman akong ganung pera. Yung dipedal.
Baka bike. Baka pala, ako bike. Ng mountain bike, di ba? Yung mga ganun. So, dapat, dun sa mga magpapautang, kasi, alam mo, sa totoo lang, yung mga nagpapautang, kayo din naman yung mas maswerte. Kasi sa totoo lang, kayo yung may ekstrang pera, di ba? Kayo yung hindi umuutang, kasi mas mahirap umutang. Kasi sa totoo lang, syempre, yung spill, yung script, correct, diba, correct. Na, drama. Ano kayang script ang gagamitin ko na mapapayag siya? Kasi ano kayang dapat, emosyon? Oo, ano kayang emosyon yung gagamitin ko? Ano kayang atake? Yan, ano yan. Kayang promise? Sino kayang papatayin ko sa correct. Pamilya? Diba yung ganon? Sinong papatayin? Diba, anong kwentong patay anong, na naman to? Correct, o kaya anong kwento na nga kapag bumalik na yung ano pag nabayaran ako sa ganite. Anong script? Kumbaga, yes, dun sa between the nagpapautang and umuutang, mas mahirap yung role for me ng umuutang. Kasi yung sa script pa lang, sa emosyon, at yung paglapit eh. Yung paglapit sa utangan, ano yun? It takes a lot of humility. Talagang hindi naman madali eh. Humility and courage. Talagang pagpapakababa ng loob yan. Tapos sa lakas ng loob din, di ba? Yes, kapal na mukha din. May ganun. Kasi, di ba? Hindi madali eh yung umutang. Tapos pagkatapos nun, yun nga yung spill. Ano ba yung spill na gagamitin ko? Ano ba yung script na gagamitin ko? Ano bang atake ng emosyon ko? Ano ba itsura ko? Kasi syempre dapat hindi ako naka-lipstick. Di ba? Kasi kung may pambili ko ng lipstick. Hindi ka pa utangin. Diba? Hindi ako pa utangin. Ikaw nga, may pan-lipstick ka eh. Correct, yung asawa diba? Ko nga, walang pan-lipstick correct, eh. Diba? Hindi ka pa utangin. Nag-iitiis na pay lang mukha tama, eh. Diba? So, syempre hindi ganun. So, iisipin mo anong itsura ko. Yan. Iisipin mo, gagamitin ko ba yung messenger? O kaya gagamit? Kaya lang baka isipin niya, nakakapag-Facebook ka nga. May wifi sa may bahay wifi niyo. Sa bahay may ninyo. Pan-data ka. Correct, di ba? So, ibig sabihin, di ba, hindi mo gano'ng kakailangan. So, ibig sabihin, dapat kakaawa ka. Iisipin mo, gagamitin ko ba yung mga ganyan, di ba? Oh. O kaya, o di naman kaya, ano kaya yung mga cards na gagamitin ko? Wait, magpapakita daw. Lang tips, ha? Kasi ito po yung mga based on, yung mga nangutang po sa amin. No? So, may mga magpapakita na mga, ito po ang mga proof na kami po ay employed. Yan. Na ito po yung, ito po ang titulo ng mga lupa, mga ganun pang mga eksena. Boom, boom, lay. Diba? So, syempre yun, kumbaga ang hirap eh. Doon sa magpapautang, it's either a yes or a no. Diba? You just say yes or no. Ganun lang, diba? Pero, kaya nga, mas mahirap talaga yung umuutang. Yun talaga yung parang, kasi syempre, bukod sa yung script na yan, pag finally pinautang, paano niya babayaran? Yung script ba, ito totoo, meron ba talagang pagkukuhanan? Mas mahirap po talaga. Kaya kung ikaw yung inuutangan, mas maswerte ka kasi ikaw yung pwedeng tumanggi, ikaw din yung pwedeng ikaw din yung may ekstrang perang pambigay. Kaya lang, babalik tayo dun sa mga magpapautang, siguraduhin mo lang yung willing kang hindi na makabalik. Yung kapag narinig mo yung script, narinig ko na yan dati, okay, sige. Inulit mo lang ulit. Narinig ko na yan sa ibang tao. Namatay na yan dati, patay na naman ngayon. Diba? Yung ganun. May sakit na yan dati, may sakit na naman ngayon. Correct. Ganon, di ba? Kumbaga parang ikaw sa sarili mo bilang nagpapautang, narinig mo na yung lahat. So, dahil narinig mo na yung lahat at alam mo rin yung medyo alam mo yung lifestyle, alamin mo na mukha talagang hindi rin ito makakabayad, magbigay ka lang nung willing mong i-let go. Totoo parang yun. Investment, yung willing mong ilugi, ganon. Or willing mong itulong, doon na lang yun. Parang ito na yung tulong mo na lang sa kanya, ganon. Magandang perspective yun para, di ba, makita mo siya na parang, ayo, maswerte ako, nangangailangan siya. Pero again, nasa yun naman yung nasa yun naman yung go signal, di ba, kung pauutangin mo siya or hindi. Pero kung ito din magandang tip sa mga magpapautang, kung wala naman talaga kayong ipapautang, wag niyo pong pilitin. Hindi ka masamang tao kung mag-no ka doon sa tao. Yes, yun din. Correct. Diba? Totoo yan. Nakutunan namin yan. Yes kami ng yes dati. Nakaka-learn. Minsan kasi pag pleaser tayo, 'di ba? Magpapautang tayo, wag lang tayo makarinig ng hindi maganda sa taong 'yon. But then kung alam mo sa sarili mo na wala ka naman talagang ipapautang, sakto lang din yung pera mo, at sakto lang yung resources mo. At saka part, alam mo sa sarili mo hindi talaga makakabayad 'yan. Oo, isa pa 'yon, 'di ba? Wag mong pautangin. How to say no. It's okay to say no. Yes. Pag meron siyang sinabing hindi maganda,
'di ba? Huwag mo nang pansinin 'yon. Basta alam mo sa sarili mo na hindi mo kailangan magpuutang kasi wala ka nga. 'Di ba? Kung hindi meron siyang sinabing hindi maganda tungkol sa iyo, then alam mo na. Mm-hmm. Lalong malaking rason na hindi mo siya pauutangin sa mga susunod na pagkakataon. Correct. 'Di ba? So alam mo na 'yung profile niya. Ay ito ano 'to eh. Negatong tao na 'to eh. Kung ano-ano pang sinasabi, tinulungan mo noon, tapos nangungutang uli ngayon, hindi mo lang pinauutang sa pangalawang pagkakataon kung ano-ano nang sinabi tungkol sa iyo. Correct. So next time, the third time na lalapit siya sa iyo, huwag mo na siyang pauutangin kasi kilala mo na siya. Yeah. Di ba profiling ang tinatawag doon? Mm-hmm. Di ba? Tingnan mo sa mga bangko, pinoprofile ka. Correct. May kakayahan ka bang magbayad? Tama. Di ba? Ang daming tinanong. Oo, diba? Ano nakikita mo? Saan yung, ano yung mga sources of income yes, mo? Di ba? Yes. Magkano ang kinikita mo? Tama. Yan, ganun. So, ganun din tayo. Maging, yes. Maging wais. Di ba? Yun yung ano eh. Hindi naman kasi, sa totoo lang, madali daw kitain ng pera. Pero, dami nagsasabi madaling kitain ng pera pero paano? Ang hirap din po talaga. San po nagaling yun? San po nagaling yung madaling kitain ng pera kasi ang hirap po kitain. Kaya nga hindi madaling magpautang, 'di ba? Totoo yun, at pupunta naman tayo dun sa wife, dun sa naging eksena ng wife. Babalik tayo sa mga umuutang. Mahirap yung nabaon ka na nabaon. Tingnan mo, yung example, 48,000 lang yung utang. Pero dahil sa interest, 110,000 ang narito binabayaran. Na nga, narito na nga akong bilangin. Ang dami ng utang kay ganito, utang kay ganyan. Nakakagulat. Nakaka-lurky. Tsaka alam mo, madami na po kami nakilala na hindi mo madami. May mangilan-ngilan po kaming kilala na ano na, wala na lang silang ibang ginawa kundi nangutang. Kasi ginagawa nila is pag nangutang sila, ibabayad nila dun sa former na utang. Tapos ang dami na masyado na kahit na magkaroon sila ng pera, ipapambahid lang din sa interest. So yung mismong principal amount, hindi nila nababayaran. Yung interest lang yung binabayaran nila. Totoo yun. Diba? So imagine the stress. Mm-mm. Diba? Hindi ka nakakabayad ng utang kasi nababayad ka lang ng interest. Nakaka-stress yun mga kabisyo, ha. And doon sa asawa din ni Eddie, no? Kung meron kayong ganyang klase ng ano, ng sitwasyon, i-check nyo na kaagad habang mas maaga correct. Pa. Nakakatakot malaman na mamaya parang 100 tao pala pinagkakautangan ng asawa mo kahit, di ba? Kahit kampante ka na ano, bigay diba? Ka ng bigay. Bigay ka ng bigay kasi nasa malayong lugar ka, OFW ka, 'di ba? I-check mo na kaagad ng asawa sa asawa mo. At kailangan naman yung misis mo halimbawa o mister mo na nandito, maging transparent siya sa iyo, maging honest siya sa iyo na alam mo ha, nang may utang ako sa kay Kumare, 10,000. So mga ganun, magkaalaman na kaagad para hindi ka magugulat na 1,000,000 na pala yung utang correct. Ng asawa mo. Nakakaloka. Eh alam mo sa sarili mo, nagpapadala ka regularly dito sa Pilipinas. Ang malala pa diyan, partner, nagamit pa yung para sa mga bata, yung para sa pambili ng lupa. Nako. Yun na talaga yun, 'di ba? Hindi naman alam niyo po, ang dali lang sabihin na 'wag mangutang. Pero kasi kulang talaga yung pera eh, sa totoo lang. Sa totoo lang talaga. Yun yung kaya nga yung sinasabi, ang daling kitain ng pera. Paki-explain po sa amin paano 'yon. Kasi hindi mo siya madali eh. Totoo yun ha. Hindi mo talaga siya madaling kitain. Sa totoo lang. Minsan nakala lang natin mapera yung tao pero saktuhan lang din yan. Nagpapaikot lang. Magaling lang talaga sila mag-manage ng finances nila. Minsan nga may utang din sila. Alam yes. lang din nila kung paano. Siguro ang isang pwedeng mabigay natin na tip partner is kung hindi mo naman kailangan, wag mo munang bilhin. Tama. Diba? Kung di talaga essential, wag munang bilhin. Mahabang usapin ito partner eh. Kasi minsan kaya endless siya eh. Minsan kaya nag-uutang dahil sa health purposes. So ang daming ang daming pagmumulan overtime na, 'di ba? Basta yun na po muna for now ang ating usapan for today. Salamat sa iyo Eddie for sharing your story with us. At kung ikaw meron ka ring kwentong utang, gusto mo i-share sa amin, baka mamaya mabasa namin. Pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Bali mo kwento mo na ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Ay, send mo niyan, Kabisyo. Uli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!